Malinaw po na wala siyang schedule dito. Wala pong nakaschedule na hearing. Ang nakaschedule lamang ay isang makabuluhang misa para sa mga biktima ng war on drugs. Tapos, gusto pang pumunta dito, no, at talbogan ng ni Duterte, no, itong magaganap na misa. Talagang agaw eksena sa araw na dapat sana'y marinig ang boses ng mga biktima ng war on drugs. At malinaw na ginagawa lang na circus ni Duterte ang isang napakaseryosong investigasyon. Alam niya at formal siyang na-inform na walang hearing bukas. Ngunit nagbabalak pa rin siyang pumunta para magpapansin at manggulo. Isa na namang publicity stunt ito mula sa dating Pangulo, paulit-ulit ang ganitong style, umiiwas sa formal na proseso. Kasi kung maaalala ninyo, pinatawag namin ito noon pang Committee on Human Rights na pagdinig. Nakaharap yung mga biktima ng war on drugs, pero hindi siya dumating. Sa sunod na hearing, hindi siya dumating. Sa third hearing, hindi siya dumating. Nag-quadcom na, pinapatawag namin consistently, hindi siya dumarating. So, tapos ngayon, ganito po yung gusto, no? Gusto niyang paulit-ulit yung ganitong style, umiiwas sa formal process, nagpapakita sa media para kontrolin yung naratibo. Gusto niyang palabasin na ang House ang umuurong sa investigasyon, gayong siya mismo ang patuloy na umiiwas sa tunay na accountability. Hinihikayat natin, ano, si Duterte, na respetuhin ang proseso. Dumalo siya sa tamang araw, sa tamang hearing at sagutin ang mga katanungan ng komite. Itigil yung mga publicity stunt at magpapapansin sa media, pero kung magpupumilit siya, edi magharapan, no? Hindi namin siya uurungan sa Makabayan Block. Ayan. Okay. So, malinaw naman ano, yung pinahayag ng Quadcom. Proseso po ano, yung ginagawa natin dito sa House of Representatives. Nakita nyo kung gaano naman kaseryoso ang mga kasamahan natin dito sa House of Representatives, ang Quadcom, para po ano, no, una-una mabigyan ng accountability ang mga ang sino man o no, mabigyan accountability ang mga sangkot sa mga pagpatay ng more than 20,000 o 30,000 ng mga biktima ng EJK sa panahon ng Peking War on Drugs ni Mr. Duterte. Well, ano ba itong ginagawa mo, Mr. Duterte? Nagbabluff ka ba? Well, siyempre, sabi nga ni Kong Arlene, di ka namin uurungan, no? Hindi tayo natatakot at sawang-sawa ng taong bayan sa mga drama mo. At siyempre, ang ating ano no, itong mga antics ng mga pakanamo at mga ay hindi na yan kinakagat ng taong bayan. Malinaw na sa taong bayan ngayon na dapat ay managot ka na sa mga nangyari noong panahon ng ano no, noong war on drugs. Kagaya nga ng sinabi ni Kong Arlene, no, ilang beses na pinapatawag. At ngayon, sinasabi pa niya na pupunta raw siya dito para pamadaliin ang proseso o pamadaliin ang mga hearings dito sa Quadcom. Kongresista ka ba? Nasa katungkulan ka pa rin ba? Well, dapat na harapin mo ngayon ang mga biktima ng ating ng EJK, you know, extrajudicial killings. Doon nga sa isinamba kong kaso sa iyo, hindi ka nga dumating, di ba? Hindi ka nga dumating sa preliminary hearing. Tapos dito nagmamayabang ka, napupunta ka bukas na wala namang hearing. Well, sige, harapin mo yung ating ano no, yung ating mga pamilya, yung pamilya ng mga ating mga kababayan na nabiktima ng war on drugs mo. So, yan lang na yung ating masasabi no, at kami ay handang harapin siya no sa mga susunod na araw. Sila, lalo na bukas darating, hindi man na-atras ang Makabayan. Sa bahagi naman ng mga kabataan, alalahanin lang natin siya mismo nagsabi na after November 1, magiging available siya para humarap sa Quad Committee ng Kamara. Pero after November 1 at merong naunang pinatawag na hearing, ano ang sabi niya sa pamamagitan ng kanyang abogado? Kesa umaten, sinisiraan ang mga kongresista na gumagaban lamang ng trabaho na imbestigahan ang mga naging abuso at
rewarded na pagpatay sa ilalim ng madugong war on drugs. Kaya ngayon, hindi natin maunawaan itong style, no, na tapang-tapangan at susugo dito sa kamera. Baka akala niya eh, lahat ng bagay mag-a-adjust sa kanya. Ano kung kailan niya gustong pumunta, na yun yung ididikta niya sa mga public officials gaya natin na aktibong gumagampan na ating trabaho, eh baka gusto niya kulang na lang lumuhod kami sa kanya. Baka yun yung gusto niyang mangyari. Gusto natin siyang paalalahanan, hindi siya ang center ng universe. Pero kung merong bagay na siya yung sentro, siya ang sentro ng madugong war on drugs. Kaya every time na merong formal invitation sa kanya, yun yung dapat dumalo siya. Dahil nga, kung mismo yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima ng war on drugs, very patient nga na naghahanda para dumalo at nakaantabay sa mga hearing, eh siya nga mismo na dapat managot. Siya pa itong may ganong ugali na mismo eh para bang taong bayan yung may kasalanan sa kanya. Pero kabaligtaran po ang katotohanan. Siya yung mga merong dapat nasagutin ng mga tanong, lalo dun sa kanyang papel bilang yung pronouncements niya ay siyang pinagmulan ng mga ginawa ng pulis na pumatay para sa rewards na aabot hanggang milyones. Hindi lamang dun sa mga suspected na mga drug lord, pero maging mga abogado na mataas ang patong sa ulo para lamang na hindi magkaroon ng hustisya dun sa mga biktima nitong war on drugs. Yun lang po, salamat. Tanong. Question. Yes, question. Yes po. Good afternoon po. Ay, tama, good afternoon. Kasi sabi nga ni Secretary Panelo na parang he's ready to do a 10-day hearing, marathon hearing ng Quadcom. Ano masabi niyo po doon sa threat ni Panelo na mag-hold daw ng hearing ng 10 days? And of course darating ang former president, not only si Panelo but also his supporters, his rabid fans. So, and of course baka magharap-harap kayo doon. So, what can we expect doon sa inyong magiging harapan with his fans, bloggers, whatever? Sa bahagi natin, sa totoo lang, given ang naging performance ng mga mababatas sa masinsing pag-iimbestiga, sa totoo lang, kung pag-extend pa ng ilang araw, kaya naman natin yun. Ang tanong, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya ba niya? Actually, gusto natin ibalik sa kanya yung tanong. Kasi if we recall dun sa Senado, ano ba yung nangyari nung hindi na siya makasagot dun sa tanong ng isang senador? Siya mismo ay nanghingi ng suspension ng investigasyon para muna ay makapag-break siya dun sa intense na mga pagtatanong. Dahil kung siguro, kung hindi siya magmumura, konti lang naman talaga yung masasabi niya. Kahit na sa totoo, siya yung maraming dapat ipaliwanag.